Bandita. Good evening, everyone. Once again, we are here in our Facebook live stream through StreamYard in our program Ecclesia Veritas est Ecclesia Catholica. Ang tunay na iglesia o simbahan, walang iba kundi ang Ecclesia Catholica Apostolica Romana. At ito na po muli ang iyong lingkod, si Brad Alvin Vitamundok, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, para maglingkod sa inyo, para i-share sa inyo ang mga aral at mga doktrina ng simbahang katoliko na nakasulat sa Biblia. At ang ating mga kapatid na mga kasama na mga Catholic apologist na tulad ni Brad Arnold Maglalang, inaantay pa natin pansamantala, at ni Brad Arnold Lusrina na member ng St. Peter's Men Society at CFD doon sa Manila, na maglalaha din, mag-expose sa mga kontra-kontrang pahayag na pasugo magazine, official magazine ng mga iglesia ni Manalo. Huwag natin silang tawagin na Iglesia ni Cristo kasi ang kinlang nila lang, titulo lang, pero wala talaga sila sa Biblia kasi tatag lang asulpot 1914, Punta Santa na Manila, according to the Securities Exchange Commission, ang kanilang founder walang iba kundi si Ginoong Felix Manalo. Kaya sino yung ulo? Ang founder, siya yung may-ari, siya yung may kapangalan ng kanyang iglesia. Tulad sa Biblia, Colossus 1:18, di ba, napakaliwanag, si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. Kaya sa Roma 16:6, tinawag na iglesia ni Kristo, yung sa Biblia na iglesia na tanatag ni Kristo. E sa Securities Exchange Commission, nakarehistro si Felix Manalo, siya yung ulo, no, the sole corporate head. Tapos yung parang lumabas, negosyo to kasi corporation sole. Corporation sole ang kanilang classification doon sa kanilang Securities Exchange Commission rehistro noong 1914. O ibig sabihin, corporation sole, talagang korporasyon yan, katawan yan ni Ginoong Felix Manalo, ang iglesia na pinirehistro na noong 1914, July 27, 1914, sa Punta Santa Ana, Manila. Kaya iglesia yung katawan niya. Totoo yun. Iglesia yung sa registro, sa gobyerno. Legit yun. Pero ang ulo nun, si Felix Manalo, na founder o tagapagtatag o soul head or bishop nila, palang pangulo nila makita, executive minister, punong tagapamahala. Ibig sabihin, iglesia ni Manalo. Tama, hindi mali ang tawagin niyang iglesia ni Manalo kasi titulo lang yun nilang ninakaw nila sa Biblia, sa Roma 16, gawa 20:28, ibang talata, na iglesia ni Kristo daw sila. Pero actually, they are iglesia ni Manalo. So, hindi yan akusasyon na sila iglesia ni Manalo. Totoo talaga yan na sila ay iglesia ni Manalo. So, Brad Arnold, kung nandito na si Brad Arnold, i-add natin, add to stream. Okay. Maganda, Brad Arnold. Nandito na ulit tayo sa live stream. Isang oras tayo kasi alas 7 hanggang alas 8 lang tayo. Alas 8 hanggang alas 10, expected natin meron tayong upcoming debate against Seventh-day Adventist Brad Fernando Camacho Jr. Ang si affirmative sa tema namin na pagdedebatehan, napatutunayan niya na ang iglesia sa Biblia, ang simbahan sa Biblia, wala at hindi nag-aantanda ng cross. Wala ng sign of the cross. Yun ang kanyang affirmative. Sana dapat ako sana ng affirmative, pero para lang matuloy ang debate, siya man ang gusto mag-affirmative, ako na lang ang negative as apologist of the Catholic Church, para lang matuloy ang debate ngayong 8 to 9 to 10 p.m. So maganda yan na tema, inimbitahan ko yung mga watchers natin. We have already 8 watchers and followers on StreamYard live stream, kaya makinig kayo mamaya, mga kapatid namin Katoliko at hindi Katoliko. So Brother Arnold, are you ready over there? Try your microphone. Yes. Oh, mic. Yes, bros. Narinig ba? Ayan, malinig. Okay. Rinig-rinig. Malakas. O sige. Manalo na naman share yung debate. Panalo na naman yung debate natin kagabi. Oh, mga Katoliko, hindi pa nag-debate. Congrats na agad eh. Alam nila, palalo tayo eh. Wala nang mali training. Yata yung ano niya eh. Mali yata yung ano nung kadebate mo. But yung Catholic Church daw, yung patotot. Oh, yung, kahapon, ano? Pastor Ferdinand Sustento ng End Times. Yung Revelation, yes. 17, Apocalypse 17, Katoliko daw yun. Yes. Ang layo. Yan din ba yung may 666, tsaka yung Antichrist? Yes, o yes. O ibang version? Yes. Actually, yun. Binexplain na,
In-explain na ng Catholic Church yun eh. May napanood akong explanation yun. Si Father Aylar, yung taga-America. 2 hours, 3 hours yung discussion nun eh. Hindi yan Catholic Church. Ano yun? Yung Roman Empire yun. Kasi nagkaroon sila ng 10 emperor. Pang pito si Nero, di ba? Nero. Emperor Nero. Oh, yun ang nag-persecute sa church, sa Christian church, sa Catholic church. Yes. Pampito yun eh. Pampitong emperor. Tapos may another three pa after him. May another three emperors after him. So yung nag-persecute. Yung sampung kaya maraming. Yun. Kaya yun yung sungay na tinatawag kasi yung sinabi mo na Satan yung sa this Satan yung sa taas yung beast and then yung ano government di ba nandun siya sa government eh. Yes, sumasakay doon sa beast si Satanas. Sampung emperor yun pang pito si Nero siya ang nagpapatay lahat ng mga Kristiyano di ba and then another three after that. Yung kay Pastor Perdi, yung kay Pastor Perdi na version, yung babae, tapos yung babae daw na iglesia sa Katolika na babae, sumakay doon sa beast na si Satanas. Eh mali, kailan ang iglesia Katolika sumakay kay Satanas? Eh magkaaway yan. Genesis 15 pala, magkaaway na si Satanas, yung halimaw, yung ahas, magkaaway siya sa babae. Kasi si Satan ang nag-aano sa mga government, di ba? Kapartner na yung gobyerno, di ba? So, yung government nun, si, ano, yung mga emperador ng Rome. Sinibigyan ng kapangyarihan, kapangyarihan, yung government. Wala one hanggang 10. Tapos kaya yung babae, sa... yung Rome, moderno, di ba? Yung babae, yung pagan Rome, tapos yun ang pagan Rome na babae, yun ang sumakay kay Satanas, na beast o halimaw. Yun sila magpartner. Hindi yung sinakyan yung na beast na halimaw si Satanas. Tapos yung sumakay sa room. Ganun yan. Yun ang interpretation. Hindi ng Katolikos na babae. Sumakay noon kay Satanas. Magkaawa yun eh. Genesis 15 pa lang. Yes. At saka magandang point sila, yung... Magandang point yung isa mong inano yung Babylon, di ba? Merong Babylon na church dun sa... Yun din yung Rome. Yung sa 1 Peter 5:13. So meron yung Babylon yung sa ibang translation meron siyang church, Babylon you know. Babylon 'di ba so Babylon means yung Rome church hindi yung pagan yung church doon yung sayo na natin doon yung sinasabi mong talata Epistola Catholica Sancti Petri Apostoli so the Catholic Epistle of St. James the St. Peter the Apostle 1 Peter 5:13 sa Living Bible Translation, New Living Testament, 1 Pedro 5:13, the church here in Rome. Sa King James Version, the church in Babylon, she is your sister in the Lord, since your greeting is my son Mark. Give it to the spirit of Christian love. So, Christiano pala itong church in Rome. Peace be to all of you who are in Christ. All who are in Christ. Sign Peter, 1 Peter 5:13. Napakaliwanag dyan, no? Maliwanag. Hindi yun sinasabi niyang nag-ano sa beast. Yes. At saka meron pang isang point yung, di ba napunta siya sa Inquisition? Actually, yung pinulsipay ng Protestant yung istorya ng Inquisition, hindi totoo yung Inquisition nila. Actually, mas maraming bang pinapatay yung mga Protestant Inquisition, di ba? Ilang in France, ilang tausan lang si ano pinapatay pala yun eh, yung like yung panahon ni Henry VIII. Panahon ni Henry VIII, mayroong mga pinapatay na Katoliko dun eh kasi nagtayo na ng sariling ano si Henry VIII, di ba? Anglican Church na yon. Tapos isa yung nagpapatay. Isa yung isa nagpapatay Henry sa mga loyal na Catholic. Tsaka sa France. At tsaka yung meaning talaga ng Inquisition, it's not to kill. It's to inquire. Oh.
inquire, inquisition. Civil government 'yun. Yes. It's civil government. Parang si ano, para si Rizal. Yes. Hindi naman church ang nagpapatay sa kanya, civil government, 'di ba? Siyang nag ang nagta-trial. At saka yung Catholic Church. Pastor Ferd, Brother Arnold, ang pinatay daw 68 million. Ay, grabe naman. Wala namang, ay, wala namang ganung population ng Europe nung araw. Kahit ngayon, walang 68. Tapos yung yun talagang gustong sabihin ng Inquisition is to inquire, not to kill. Yes, at yun ay parang ano, yung judicial process. Kasi yung mga heretiko, di ba? Yung mga heretiko, ano ba yung mga heretiko ng araw? Albigensian, ano ba yung isang? Albigensian, Qatar, yes. Mga ganun, di ba? Qatars, Lollard, etc. Marami din. Kasi gusto nilang i-destroy yung church, tsaka yung civil government, tapos nire-rape nila yung mga nan, tsaka ano, siyempre gagawa sila ng paraan para investigahan sila. Hindi naman sila papatayin kagad. Ano yun judicial process, ipound guilty. Pati yung mga witchcraft, pinapatay sila in public, di ba? Ine-execute sila, di ba? Lumabas na naman yung akusasyon ni Pastor Perdi na sinakyan ng ibang sabadista at Iglesia ni Cristo na si Constantine daw created the Catholic Church. Yun, hindi niya kin-rate. Si Pope, ano ba yung panahon ni Constantine? Si Pope Siricius na yata nun? Yes. Pope Siricius. Ikalimang Pope na nun Pope Damasus or Pope Siricius na nung araw. Yes. So, ibig sabihin, na-establish na yung church before Constantine. So, si Constantine ang nag-legalize. Nag-legalize Christianity in the Roman Empire. Doon na kasi yung nanay ni ano si Saint Helena, Katoliko na yun Saint Helena. She's a Catholic before he was even born. Yes. Helena, di ba? Saint Helena. So, nung nilegalize niya yun yung Christianity, wala na sila out na sila from hiding. Hindi na sila sa cave. Legal na, nakakagawa na ng church, di ba? So, makakasampa sila ng freely. How about Brother Arnold, yung akusasyon nila na sinabi ni Pastor Perdi kagabi na yung Santo Papa daw natin, 666. hindi yun kasi nag-a-add. Hindi, sinero yun Kasi hindi ba yung nung Latin, yung name ni Nero adds up to 666? Hindi kasi yung, at saka yung description niya doon, Brad Alpin, hindi ba, hindi naman nagpapasamba bilang Diyos ang Pope, di ba? Pero hindi. Ang mga Roman emperor nagpapasamba bilang Diyos. Yes, they declare the church as God, Roman emperors. Pero, kaya yung history ng mga emperor, nagpapasamba sila as gods. Pag hindi sila sumamba, yung mga unang Kristiyano, kaya pinatay. Kaya yun ang isang reason, kaya pinatay yung ano. Kasi yung mga unang first Christians, he want them to worship them, but they refuse to worship the emperor as gods. That's why pinatay yung mga unang Christian. So yung point nun, di ba? Another point, yung ano yung sinabi mo kanina, yung Pope yun, di ba? Hindi yun yung 666. Kasi pangalan ni Nero pag ginag nila, it adds up to 666. Yes, tama. Sahin na lang natin. Yung Inquisition pala ba? Another point, yung Inquisition, hindi nila pwedeng pagbintangan yung church kasi meron silang canon law. Merong canon law sa church, di ba? Hindi sila allowed na mag-participate in the killing and bloodshed. Tama. So, pinasa sa civil government. Kaya yung civil government ang nag-execute. Pag na-tried na sila, pag na-tried na as heretic,
And then they will be parang yung judicial process natin. Pag they find out you did this crime, siyempre may may kaukulang punishment including death penalty, di ba? Yes. Yung execution. Yes. Yes. Oh. Di ano na, halimbawa may capital punishment, so ang mag-execute capital punishment, death penalty. Yes, yes. Tama. Same din sa panahon natin ngayon. Basahin natin dito, Brother Arnold, to be fair. Yung sa Pope. 13 verse 16 to 18, yung sa Pope. Sa Pope daw itong 666. He recalled everyone, or the Living Bible translation, great and small, rich and poor, slave and free, to be tattooed with a certain mark on the right hand or on the forehead. Sabi na sa Badista, Iglesia ni Cristo, pangurus daw to. Pagkukurus, pagkantalong. Sign on the hand and on the head. And no one could get a job or even buy in any store without a permit of that mark, which is either the name of the creature, the beast, or the code number of his name. Verse 18. Here is a puzzle that calls for thought to solve it. Let those who are able interpret this code. The numerical values of the letters in his name add to 666. Revelation chapter 13, verse 16 to 18. So yun, Vicarius Fili Dei daw, Vicarius Fili Dei, Vicar of the Son of God, itotal mo in Latin, 666 yun daw Pope. pero yung Vicarius Fili Dei hindi naman title. Hindi naman title. It's a like a representative, like human representative, human representative of God on earth. Yes. Parang ganoon yung parang ganun. Ano. Ah, hindi yung title. Kasi yes, si ang iniwan eh, Peter ang iniwan eh ng Chicago Church eh, di ba? So yung succession noon. Yung succession yung authority ni Jesus. Yes, Matthew 16:18-19, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. In verse 19, I will give to you the kingdom of heaven. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you shall loose on earth shall be loose in heaven. San Mateo 16:18-19. Napakalinaw. Very clear. May istorya yung Matthew 16:18 na yun, yung sinabi niya ni Jesus yung thou art Peter. Tapos kaya pala niya sinabi ni Jesus na and the gates of hell will not prevail. Di ba yung sa Caesarea Philippi? Nandun siya, di ba? Tapos merong mga ano yung mga Romans noon, may sinasambang mga diyos-diyosan niyan. Tapos may ano raw nung ganun, may ano yung parang papunta ng abyss yun eh, sa impyerno yun eh. Yung ano ng mga ano yung doon mismo yung spot na kung saan yung sinasamba nilang Roman god, yung ano yung malaking creature na parang half goat, half man, doon mismo yung statue niya. Yung tubig na papuntang ganun, parang ano yun eh, abyss yun eh, papunta ng impyerno. Kaya doon binilt yung church, sabi ni Jesus kay Peter, and then sinabi niya na and the gates of hell will not prevail over it. Dahil yung pagan na yon, papunta ng impyerno yung ano nun eh, yung sa Caesar Philippi. May ang talagang Pope Brad Arnold, ayon sa Simbahang Katoliko, hindi Vicarius Fili Dei na gawa-gawa lang na kalaban natin mga Protestante, kundi Vicarius Christi, Vicar of Christ. Vicar of Christ. Representative of Christ. Yun ang tama on earth. Ito, gamit na simple papa ng Roma. Pero hindi yung ginagamit na simple papa ng Roma na nakasulat sa kanyang tiara, sa kanyang corona, yung Vicarius Fili Dei. Wala. Hindi nga. Sige ba, Donald? Patuloy lang. Yung sinabi mo kanina, yung kay Emperor Constantine, siya, Emperor, ano ba yun? Nero ba yun? Nero. Yes, yung may sign ng 666, di ba? Yung name niya adds up to 666. It's in Hebrew. At saka may sign yung mga ano ba yung sign ng mga pagan, ano ba yung sign ng pagan Rome noon? Di ba yung parang silang ano, may pera sila, di ba? May parang sign yung pera ng, yes, di ba? Yun ang sign, ang tanda, hindi yun pagkukuros. Hindi. Sabi nila,
Sa'yo nung dahan, sa'yo nung dahan, pagkukuros daw, ang layo. Eh, sign ng ano, di ba kinuha ni Jesus yung ano, yung pera? Kinuha niya ganun. Pangatak sa simbahan. Kinuha ni Jesus yung pera, di ba, Brother Alvin? Kinuha niya yung pera and then sabi ni Jesus, ano, yung you give what is due to God and then you give what is due to the Caesars. Yung ano yun, currency. Yes. Pera. Pera ng araw. Tama. Araw ng... Mm. So, ano pa yung ibang sign? Ano ba yung ibang sign ng emperor noon, yung Constantine? Alam ko nagpapasamba sila as gods, eh, di ba? Maliban doon. May rebulto sila eh. May rebulto sila. Yung bust. May rebulto. Oo. Yung mukha nila, statwa, statue nila, nagpagawa may emperador ng statue nila. Tapos inilagay doon sa plaza, pinasamba doon sa mga tao. Yun na. Yes, oo. Kaya yun sila, ang sign na... Yun ang submit. Sign. Mm. Submit to them as emperor, God, gods. Yes. Gods. Oh, hindi yung nagpukuros. Tama. Yung tingin nila sa sarili nila, Diyos sila, di ba? Yung mga pagan emperor. Oh, hindi yung mga Santo Papa. Walang Santo Papa nag-claim na mga Diyos sila. Mayroon akong kasi challenge ko kay Pastor Perdi. Pastor Perdi, kung mabasa mo dito, Catechism of the Catholic Church, nasabi ng Katoliko, ang Papa ng Roma, sinasamba namin bilang... No, we don't worship him as God. ...ang Diyos o nag-angkin na Diyos dito sa lupa, ay talo na kami. Eh, wala dito. Mm. Pagbibintang lang. Dal-dal lang, baka bibig lang. Pwede ay, pang... Hindi matanggap natin baka, yan. Pwede tayong gagawa-gawa. Baka pwede pang, ano, Brad Alvin, baka pwede pang veneration. Mm. Kasi... We venerate yung tao, di ba? We venerate yung tao, di ba? Like yung pare, priest. Yeah. We venerate the priest. Venerate the pope. We venerate the altar. We venerate the statue. Pero we don't worship them as God. Amen, amen. Dito naman sa libro ba, Lord, The Real Story of the Catholic History, page 39, basahin natin, The Real Story about the Inquisition. The Spanish Inquisition is portrayed one of the greatest institutions of mass murder in history. Amin yan ng simbahan. But once again, the historical record proves otherwise. In the 44,674 cases brought before the Spanish Inquisition from 1540 to 1700, only 826 obstinate heretics were remanded to the state for execution. Abay, 826 lang pala sa 44,000 plus. Oh. Mm. From 1578 to 1528, it remanded a total of, malaki-laki na, 1,500 obstinate heretics to the states. So 1,500 plus 826 totals 2,326, which equates to 30 people per year. 30 lang katao na na-execute ng government per year. Sa per year. 30 people. Kung lang. Interesting. Minimal. During a time of anti-Catholic propaganda about the Inquisition, Protestant England even averaged 750 hangings of execution, pagpapatay ang Church of England na Protestante per year. Mas marami. Sa Katoliko, mas marami. Sabi ko na, mas marami. Meron yung, Brother Alvin, meron yung documentary, yung sabi, documentary, yung true history ng Inquisition sa BBC, di ba? Napanood ko yung BBC. Yun ang pinapatotoo ng mga historian na minimal lang yung Inquisition sa Spain. At saka yung may ano ba yung ginagawa sa church ng mga like yung mga napupuntang heretics sa church, hindi naman sila pinapatay, pinapagsisi lang sila and then pinapag-pray lang sila. Hindi sila pinapatay ng church, yung mga napupunta sa church. Pero pag talagang heretiko na sila, pinapasa nila sa gobyerno, sa government. Yung civil government, pinapasa na sila doon. Hello? Wala. Brad, namatay ka, Brad.
Ale. Balik tayo ulit. Okay. Balik na ulit tayo sa ating StreamYard live stream. Ecclesia Bernardo, nandito na. Power interruption lang, eh, mahina ang ano natin ang live stream. Mahina ang signal. Napuputol ka, Brad. Brad Alvin, napuputol ka. Magkana baka hindi pa nag-online o siguro may ginagawa pa. Having trouble connecting. This is often caused by unstable internet connection. Move closer to the router if you're on Wi-Fi. Oh, mahinang globe. Kailangan din natin ng mga tumutulong sa atin para makabili tayo ng lakas na Wi-Fi. Oh, Brad Arnold, sige. Tatuloy na. Oh, we're on live. In our live stream. So yung Inquisition, brother, hindi totoo yung account ng ano, pinolsify ng Protestant yung account ng number ng Inquisition, yung mga namatay. Hindi ganun karami.
It's minimal. Mm-hmm. Yung Spanish mm-hmm. Inquisition, it's minimal. Pero yung Protestant England and France, mas marami silang pinatay, tsaka yung mga American Protestants, di ba? 750 per day. Dami. Per day? Per day yung pinapatay? Per day pinapatay, 750 hangings a day. Yung sa Protestant ng England, hindi nakasulat. Dito sa libro. Kasi Catholic, hindi ba yung nakalaban kasi ng England tsaka Amerika yung Spanish eh, kasi yung Spanish War, di ba? Merong Spanish War, merong England War yung Spanish, di ba? So yes. Yung England parang naiinggit dun sa ano eh, sa success ng Spain eh, lalo na nung di ba nung nag-conquest yung Spain, yung mga galleon-galleon na dala-dala nila. So noon pa meron ng alitan yan eh, yung ano eh. Yes, yes. So pinulsify ngayon nila yung ano, yes, yung pinalilitaw nilang masama yung Spain. Pero actually minimal lang yung Inquisition nila. At saka yung ibang heretic dinadala raw sa church. Pinapagsisi lang ng church. Hindi naman wala namang authority na pumatay yung church eh, dahil may canon law nga sila ang church, di ba? So pinapagsisi lang. Parang yung ginagawa na pinapagsisi ka lang, magdasal ka lang, ganun. Ganun lang ginagawa ng church sa mga heretic. Pero pag nag-refuse sila na magsisi, ano, pinapasa na sa ano, sa civil government. Sila nang hahatol doon, di ba? Pero walang karapatang humatol ng kamatayan yung ano, dahil nga doon sa canon law ng church, not allowed to participate in killing and execution and shedding of blood. Tama. Yung isa pa, may pinos ka kanina, di ba, yung sa, ano ba yung ano ng protestante, yung sa tribulation ba yun? Yung sa huling araw? Ano ba yung, hindi rin totoo yun eh, di ba? Yung sa huling araw, ng, end times? Yung, ano ba yung tawag doon? May tawag doon eh, yung, yung account, yung ano, sino bang nag-invento nun? Protestant? O baka ano rin? Jehovah's Witness din siguro. Mga Albigensians ang nag-invento niya, no? Mga Albigensians in the 12th century, yung nag-imbento ng interpretation na yung harlot, yung babae na sumakay sa diablo, sa halimaw, sa beast, yun yung Roman Catholic Church. Doon nag-umpisa yun, yung mga Albigensians, mga heretics. Eh, yung mga heretics ng araw. Yan ang pinulot ng mga ano ngayon, yung modern day ano. Tama, pinulot ni Martin Luther. Santo Papa daw, Antichrist, tapos Roman Catholic Church, yun ang ang beast o yun yung patutot. Tapos nakopya naman ng mga INC. Modern Protestants sa 21st century. Yung INC, ano rin yun eh. Heretic din ang teaching ng INC, di ba? Galing sa teaching ng Arius yun eh. Arius. Tama. Yung divinity ni Christ. Ano ba yung topic na iba yung diniscuss din noon yun? Yung pinos mo kanina, yung paniniwala ng mga Protestant, yung sa huling araw, wala namang ganun, di ba? Wala namang ganun eh. Assumption, ang pagkakalam natin sa Catholic, eh, we will be bodily assumed in heaven. Pero kasi sila, mayroon pang stages na ganun para pumuntas. Rapture. May rapture. Yung rapture. May rapture. Sa Bible, tapos hindi ko lang maghahang yung ano ng rapture, maghahang ka sa sky and then hihintayin mo yung ano, yung Panginoon. Second coming ni Jesus, tapos meron pa silang ano, yung sa sino ba yung nag-ano nung JW, ano ba yung sinasabi nilang 1,000 years and then mabub. Pabalik daw si Jesus dito for 1,000 years, magro-rule sa mundo. So hindi raw tayo makakapunta sa taas, dito rin tayo sa mundo. Pero actually pala yung ibig sabihin ng 1,000 years, it can mean forever. Yes, 1,000 years. Indefinite times, so years.
Kasi hindi naman Kasi tayo dito eh. eternity Doon of God, tayo iba sa ang paglilang kingdom. eh. Ito, ginawang literal. Yes, Literal yes. The na new yun. heavens and the new earth means eternal heaven and eternal. Pero Kasi pag hindi tayo nabasa rito. Ephesians 20, chapter 21 na, chapter 22, yun na yung new heavens at the new earth, ang bagong mundo, bagong langit, bagong lupa. Eh, wala na yung katapusan. Yun yung sa atin. Everlasting na yun eh. Everlasting so na hindi yun. Rin hindi rin totoo yung sinasabi ng JW na 1,000 years dito dito tayo and then pagkatapos ng 1,000 years saan ka pupunta? Oh, yun so, nga. Big question mark yun, di ba? So yung kasing 1,000 years it can mean forever, di ba? Yes. Exactly. And time, ano na yun ng Panginoong Diyos eh. Panahon na yun ng Diyos. The day of God. Timeline. Timeline. Oh. Kasi yung Panginoon, hindi naman siya subject sa time and space, di ba? Yung Panginoon, wala namang time and space eh. Kasi like yung sinasabi sa Bible, yung one day, it can mean 1,000 years can mean one day to God. 2 Peter 3:8 and 9. Tama, brother. 2 Pedro 3:8-9. 1,000 years in the sight of God in man is only one day with God. One day with God yes. Sa tao. Kasi eternal yun eh. Forever yun eh. Yes, it's forever, di ba? That's the sense of God. Ano naman yung, may tatanong lang ako, Brother Alvin, yung nagpunta sa taas si Jesus, sabi niya, in my Father's house, there's many mansions. In my Father's house, there's many mansions, yes. Sabi niya. So, nag-built na siya ng, yung ano doon sa, nung pumanik siya, nag-build siya ng like a city of God kasi nandun sa Revelation sa end ng Revelation yung ano, di ba, yung city of God. Pero outside the city of God, sabi niya, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Makaaway lang Diyos. Totoo yan so, literal yung mansion na city of God, di ba? It's a literal. Actually, spiritual yan, pero hindi natin alam kasi coming pa yan, hindi pa natin nakikita, no? Sabi ng unang Corinthians 9, God has prepared spiritual things, the eyes of man has not entered into our hearts, has not entered into our mind, into our eyes, into our ears, hindi natin napakinggan, hindi natin nakita, ang things that God has prepared to us, ang ginawa niya, in the new heavens and the new earth, unang Corinthians 9, Revelation chapter 21 and Revelation chapter 22. By the way, Brother Arnold, welcome natin. Nandito ng ating kaibigan, si Brother Jojo Resuena ng Jojo Society based in Caloocan City doon sa Kamaynilaan. Brother Jojo, good evening. Ikaw na naman, Brother Jojo. Good evening, Brother. Kamuna kami dito ni Brother Arnold na sabi. Ikaw na naman. Magandang gabi. Buti nakapasok ka. Sige, mic test, Brother Jojo. Good evening. Sige, heard siya lang. Good evening po. Sige, Brother Jojo, magsalita ka. Marami pa tayong pasugo diyan. Magandang gabi po. Oo nga. Karating. Prepare mo na yung sayo, yung sa pasugo mo, magsalita ka na. Kasi, ito bahala. Galing sa trabaho. Okay. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Pagod na pagod pala. RDM. Okay po. Magandang gabi po sa mga nanonood sa RDM Generals. Ikit sa lahat sa mga CFD. Mamaya magbabasa na ako ng pasugo. Pwede na po ba? Pwede po po. O sige po. Banatahin. Sige, birada na. Umpisahan ko na. Expose ni Brother Jojo. Ang mga pasugo. Karapatan ni Jesucristo na inaangkin ni Ginoong Felix Manalo at ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Ano ka mo? Ang mga karapatan ni Jesucristo na inaangkin ni Ginoong Felix Manalo at ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Una, pasugo 1941, page 12. Pasugo Enero 19... Opo. Enero 1941, page 12. Enero 1941, page 12.
Pasugo, hindi inangke ng Iglesia ni Kristo ang karapatan ni Kristo at ng mga apostol. Unang ninuman, siya ay may sariling karapatan galing sa Diyos at kaloob ng Diyos. Siya ay inihalal ng Diyos at hindi siya ang naghalal sa kanyang sarili. Sa Apocalypse chapter 7 verse 12 ay sinasabing isang anghel ang may taglay ng tatak ng Diyos na buhay. Ang sinasabi nilang ito ay tiyak na kasinungalingan sapagkat napakaraming inaangkin ni Ginoong Felix Manalo na hindi naukol sa kanya kundi naukol kay Kristo. At bilang katunayan ay narito at patunayan natin sa pamagitan ng Pasugo. Pasugo 1961, page 22. Paano magiging kawan o iglesia ni Kristo itong mga tupa ni Jesus ay nagmumula sa Pilipinas? Hindi naman naparito si Kristo noong 1914. Ang sabi ni Jesus sa Juan 10:16, magkakaroon sila ng isang pastor. Sino itong isang pastor ng iglesia na lilitaw sa Pilipinas? Ang pinagsabihan ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumaiyo sa Isaiah 43:5. Sino itong pastor ng iglesia ng lilitaw sa Pilipinas? Ito ang huling tinawag usugo na kasama ng Diyos. Ito ang kapatid na Felix Manalo noong sabihin na wala sa kulungan at sila'y gagawin isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Noon pa'y mayroon na siyang karapatan. Ngayon ay ganito ang tanong. Ang pastor na ito na nabanggit sa Juan Jesus John. Puputol. Wala po to si Bajojo pansamantala siguro ano yung power sa data no power interruption sa data kasi iba-iba ang ano dito sa Manila iba ang ano sa oo dito sa Cebu din at this time medyo maganda dito sa Cebu ang signal eh Bernardo naman is based in Australia maganda naman ang signal pansamantala Bernardo wala pa si Bajojo antayin natin pwede ka rin magsalita diyan dugtungan mo na lang. Yes. Posisyon ng alingan natin yung sinabi ni Brad Jojo no, may pinadala siyang anghel or something. Kasi sa kanila tao lang si Jesus ano. Basahin natin ang Hebrews 1:4. Yes. From Hebrews 1:4. The greatness of God's Son. The Son was made greater than the angels. Amen. So kung sinasabi niyang anghel si Manalo at si Kristo ay tao, kinokontra niya yung sinasabi rito sa Hebrews 1:4. The son was made greater than the angels just as the name that God gave him. He's greater than their son. God never said to any of his angels, you are my son. Today I have become your father. Nor did God say about any angel, I will be his father and he will be my son. But when God was about to send his firstborn son into the world, he said, all of God's angels must worship him. But about the angels, God said, God makes his angels winds and servants flames of fire. About the Son, however, God said, your kingdom, O God, and last forever and ever, your rule over your people. So malinaw dito na mataas yung Jesus kaysa kay sa mga angel, di ba? So yes, kiniklaim ni Manalo na angel siya. So, mataas yung ano. Ayan, bumalik na pala si Brother Jojo. Ayan na, bumalik na ulit. Patuloy. Andyan ka na. Mic test. Brother Jojo, patuloy. Biglang lumakas ang ulan. Sige bro. Oh, malakas. Umuulan ba yan? Umuulan dyan. Manila ba kayo, Manila? Oh, Caloocan City. Umuulan.
Napaluhokan sige, dito, patuloy lang, patuloy. Dito na kami sa dito na kami. Dito na kami nakatira sa Sambales. Sa Pasogo, Mayo 1961, page 2 dito. Sino itong pastor ng Iglesyang Militar sa Pilipinas? Ito ang huling... Ito ang huli... Itong pastor ng Iglesyang Militar sa Pilipinas. Ito ang huling tinawag o sugo na kasama ng Diyos. Ito ang kapatid na Felix Manalo noong sabihin na ni Kristo na siya'y mayroon pang ibang ibang mga tupa na wala sa kulungan at sila'y gagawing isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Noon pa'y mayroon na siyang karapatan. Ngayon ay ganito. Tanong, ang pastor na ito na nabanggit sa Juan 16:6, totoo kaya na si Ginoong Felix Manalo sa kanilang libro na pinabagatang Solo sa pahina 58 page sa Solo pahina 58 ay ganito ang mababasa natin bilang sagot. Sige ba, Jojo? Loud and clear. Patuloy lang. Diretso. Diretso lang. Diretso. Naririnig ka namin. Loud and clear. Patuloy lang. Diretso. Nag-stop, brother. Medyo mahina talaga signal, oh. Ay, may oh, na-stop na naman. Gumagano siya. Putol-putol. Putol-putol eh. Malakas yung ulan. But Jojo, I advise you next time, bili ka na lang ng Lord. Wi-Fi para sigurado. Kasi mahina yung signal sa data mo, sa cellphone. Bili ka ng Wi-Fi na portable, yung maliit, para makatulong dyan sa pagpalakas ng signal mo dyan sa bahay mo. Kasi Sambales ka pala, tapos maulan pa, medyo mahina. Sige ba, Jojo, patuloy lang, patuloy lang. Okay. Oo, patuloy lang, patuloy lang, goon. Ang pastor na ito na nabanggit sa 1:16, totoo kaya na si Ginoong Felix Manalo na kanilang libro sa pinamagatang Sulo sa pahina 58 ay ganito ang mababasa natin bilang sagot. Itinuro din ng Iglesia Katolika na ang Papa na siyang kataas-taasang pastor, question box 169. Ito ay salungat yes. din na turo din pastor. At ang mga apostol sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang tanging pastor sa Juan 10:16. Paano ngayon? Ito, paano ito? Kailangan pa ba natin na kami ay gumagamit ang pansarili naming pampatunay? Samantala, ibang sila rin pastol yun, si Manalo. Nagsasabing si Kristo ay tinutukoy na pastor na sa Juan 16. Paano kaya nila sasabihin na ngayon walang inaangkin si ang iglesia ni Kristo na karapatan ni Kristo ay sumagot nga kayo? Tapos ngayon, ang kapanganakan ni Jesus inangkin din ni Felix Manalo. Pasogo, Disyembre 1956, patula. Ang kapakanan ng sino? Opo. Pasogo, Disyembre 1956, page 17. Ang kapakanan ng sinugo at sa huling kaarawang nalapit nang ang ganap ang dakilang paghukom ng Diyos sa taong lahat. Sa pag-ibig ng bathalang ang tao ay maligtas, sa hula ay pinabangon ang sugo sa Pilipinas. Siya ay si kapatid na Felix Manalo, ang tawag si Elias na parito bago dumating sa wakas. Ang liwanagin natin dito ay ang sinasabi nilang si Manalo ang isang pag-ibig ng Manalo. Diyos na pinabangon o sinugo upang ang tao ay maligtas. At ang sinabi nilang ito ay hindi sinasang-ayunan sa banal na kasulatan ay narito ang katunayan. Sa Juan 4:9-16, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. At ang makilala at sasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos na sa atin. Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mga kapatid, sa mga talatang ito na napakaliwanag na sinasabing si Kristo ang sinugo ng Diyos sa ikaligtas
kung paano ngayon mayroon bang inangkin ang iglesia ni Kristo ng karapatan ni Kristo? Pasugo, Hunyo 1967, page 11. Alaala natin ngayon ang kanyang kaarawan. Alaala natin ngayon ang kanyang kaarawan. Ay, naputol naman si Badjojo. Ang punto dyan sa pasugo na pinuklat mo dahil na inalala ng Iglesia ni Cristo ng mga ang karawan ni Felix Manalo. More than sa karawan ng ating panahon sa Disyembre. Kapal naman ang mukha, no? Wala silang celebration on December 25. Wala silang celebration on December 25. Wala, pero kay Manalo meron na birthday. Every year yan. Ano ba yung month? Karawan ni Ginoong Felix Manalo, kanilang founder. Hmm. Yung nabanggit ni Mayo yun eh. Si Brother Jojo. Ah, May ba yung birthday niya? So yung nabanggit ni verse ni Brother Jojo, yung pastor, yung pastol, yung referring to Jesus, di ba? Meron din dito sa John 21:15-7. John 21:57, Jesus asked Peter three times, Do you love me? And Peter said three times, Yes, Lord. And Jesus said, Feed my lambs three times then. Because Jesus is going up and Peter was assigned as the pastor or pastol. Pastol to the lambs, feed God's people with God's word. Diba si, so ito yung assignment ni Peter, magiging pastol siya ng lamb. Wala nang iba, di ba? Tama. So nandito na ang si Brad, kapatid natin lang sa Badista, si Brad Fernando Camacho Jr. para sa aming debate. So last ano na lang natin, mag-closing na tayo kasi we have only 5 minutes left sa ating live. Sambang debate niyo sa Debcon. It will be tagged and posted on my wall sa Facebook ko. So, brother, okay. Ano ba yung topic natin? Patutunayan ng Sabadista ni Fernando Camacho Jr. na yung pag-antanda ng krus ng Katoliko, wala daw yun, hindi yun ginagawa sa sambahan, sa iglesia, dyan sa Biblia. At sa mga referensya, wala daw yun. Meron na. Kahit sa Old Testament, meron na eh. Yung tao. Kaya? Di ba yung tao? Ezekiel 9:4-6. It exists in the Old Testament, the sign of the cross. If you have the cross in the forehead, it's the sign you will be saved. Tsaka yung sa Revelation 7:3. It's a bond and seal. It's a bond and seal yung tatak dito sa. So meron din tayo, 'di ba? Like yung Ash Wednesday, may ganun tayo, 'di ba? Cross. Wala na tayong maraming oras. Meron kita ng katuparan yun, yung Ash Wednesday natin sa Ezekiel 9:6. Sige, Brother Arnold, yung closing statement mo? So yung debate nyo kagabi, closing statement mo, Brother Arnold? Sige, panapot. Closing statement. Sige, yung mga topic na ganun, diniscuss na yun eh, yung mga 666, yung Revelation 17, diniscuss na yun eh, si Nero yun eh. And then meron siyang mga sign, di ba? Tsaka yung civil government, gobyerno siya, hindi naman siya church, di ba? It's a government. Yes. Tsaka merong 10 consecutive emperor. Pasukin natin ulit si Brad Jojo kay ayan, baka last statement na si Brad. Brad Jojo, kasi usang oras natin, Brad Jojo. Magtatapos na kami ni Brad Arnold, so magbigay ka na ng huling pambungad mo, huling statements mo. Magko-close na tayo. Sige, Brad Jojo. Lakas ng ulan eh. Sige. Malakas ulan eh. Sambales. Sige, mag-close ka na dyan sa ano mo. Aubos ng oras natin, may pag-ulas 8, 8 p.m. may debate ako. Okay po, magandang gabi po sa inyo lahat. So, closing statement mo ba, Jojo, bago tayo magtapos? Sana po, prayer. Sa lahat na po ng nanood dito, sa lahat ng mga sa CFD Zambales, sa lahat ng mga po. Sa
Puputol. Opo. Sige ba, Jojo, patuloy lang. Sa lahat po na nanonood sa mga Pilipino, mga Katoliko, sa mga CFD, sana ipag-aralan ninyo ang ating pananampalatayang Katoliko. Dak, alam kong bakit? Sapagkat marami na po ngayon nagsisulputan na hindi na alam ang kanilang ginagawa. Alam kong bakit? Dahil maraming mga Pilipino o mga Katoliko na hindi nila alam magbasa o paano itapagtanggol ang pananampalataya. Higit sa lahat, dapat maniwala sa ating simbahan, lalo sa mga pari. At higit sa lahat, panoorin lagi ang mga debate ni Brad Alvin Gitamundok dahil siya talaga ang nagpaparaya sa atin bilang isang Catholic defender. Maraming salamat.